Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So, aalamin po natin ngayon mga sangkay ang nangyaring lindol. Kagabi po ito naganap mga sangkay dito po sa Pilipinas, doon po sa lugar ng Norte, no? Dito po sa Luzon. At ang sinasabing nasentrohan po nito ay doon po sa Abra na naman mga sangkay, no? At ito po yung aalamin natin ngayon kung ano nga bang klaseng lindol ito, ano ang kalagayan ng mga kababayan natin noon nung mismong pangyayari ng lindol na ito. Anyway mga sangkay, bago po tayo magtuloy-tuloy, please sabay-sabay niyo pong i-like ang ating video para marami sa ating mga kababayan ang makapanood. So ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong nangyaring talagang ang tinding pagyanig doon po sa Norte. Sa Abra po ito naging sentro pero ramdam po ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So ito po yung balita mga sangkay mula sa News 5. Panoorin po natin. Pasok lang pong balita, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Abra ngayong gabi. 6.7, mga sangkay, ayan po, nakalagay. Ayon sa Feebox, 10:59 PM nang maramdaman ang lindol na sumentro sa bayan ng Tinig sa Abra. Ang sentro ay sa Tinig, Abra. Intensity 5 sa Sinait, Ilocos Sur at Intensity 4 sa Baguio City. Paalala po, posible ang mga aftershock. Bago po yan, kaninang 9:20... Posible daw po yung mga aftershock na maganap. Bago po yan, kaninang 9:20 PM, niyanig din ang magnitude 5.2 na lindol ang Surigao del Sur. Uy. Naitala ang sentro ito sa bayan ng Lingig. Nauuso po ang lindol ngayon mga sangkay sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Naramdaman ang intensity 5 sa naturang bayan at sa Bislig City. Nag-abiso na po ang FIBOC sa mga posibleng aftershocks. Okay mga sangkay, so ito umano ang matinding nagaganap o naganap sa Pilipinas kahapon po. Kanina po itong ano eh, paano ba? Kahapon, kagabi mga sangkay, naganap po ito sa ating bansa. At ito po yung mga update regarding po sa lindol. Ito marami pong nagbalita dito, halo-halo na po, may mga netizens. Meron din pong ito, kagaya po nito, Philippine News Agency. Damaged house in Lagayan, Abra, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Intensive Care Unit in Batac. Ito mga sangkay, makikita po natin kung gaano kagrabe ang napinsala sa iba't ibang bahagi po ng Norte. Hindi po ito mahinang pagyanig lamang dahil kung titingnan nyo mga sangkay, yan po. Yan po mismo, oh. Tingnan nyo mabuti yung larawan na yan. Eh matindi po pala talaga ang tama nito. So maliban dyan mga sangkay, ito, ang dami na itong balita. Diyos mio marimar. Ito mula sa UNTV, News and Rescue, sitwasyon sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Ilocos Norte, matapos ang pagtama nitong 6.7 magnitude ngayong Martes ng gabi. Ayan, mga sangkay. Ito po yung hospital na tinamaan. Ayan sa labas. Ay nako, nauuso po talaga mga sangkay. Ito pa. Students in San Fabian, Ikage, Isabela come out their boarding houses. So lumabas daw po sa kanilang mga boarding houses dahil daw po sa 6.7 na pagyanig na tumama nga po sa Tinig, Abra at iba pa pong mga parte ng Northern Luzon. Ito po yung larawan mga sangkay. Kahit naman sino siguro, talagang mapapalabas sila
kung ganito po ang sitwasyon. Ito, pray for Abra. Makikita sa litrato kung gaano kalakas ang lindol sa Abra ngayong gabi. So kagabi po ito, mga sangkay. Ayan po. Simbahan na nadali. Ito naman, mga sangkay. Ito, pinakita na po natin ito. Ang pangalan ng simbahan nito ay Iglesia Filipina Independiente sa La Paz, Abra, kasunod ng Pagyanig. No, makikita po natin kung paano po na dali ang simbahang ito. Ito naman, mga sangkay, ay naramdaman din umano ang pagyanig dito sa Quezon City. At ito po ay doon sa Cubao, mga sangkay. Ayan po, oh. Makikita po natin na gumagalaw po. So sa Quezon City, Cubao po ito. Hindi ko alam kung hindi naman namin naramdaman po dito. Sa bagay, sa Quezon City po kasi yan. Ito, malakas sa lindol, ramdam din sa Tuguegarao City. So maging ang Tuguegarao po, mga kababayan, mga sangkay, ay hindi po nakaligtas. Ayan po, nagsiswing po ang chandelier. Eto, mga sangkay, actual na video mismo nung rumagasa ito. Ayan, makikita po natin, mga sangkay, na ayan po yung damage. Lakas ng lindol, basag ko na. Hindi na ba yun? Basag lahat na, oh. Okay. Wawa naman yung mga ano, oh. Nagkabasag-basag. Uri day, lalakas po. Hindi nga to? Ay, hindi ah. Dadatangin. Jesus, apo. Ako, mukhang mamahalin pa naman yan. Pero mas okay na po yan, mga sangkay, kaysa naman sa mismong tao pa ang madali. Di bali ng mga gamit lang, di ba? Ayan, ito, mga sangkay, mula sa One North Central Luzon. Mga kapuso, from GMA po ito, sa kasalukuyang sarado at hindi madaanan ang Barani to Binagan Bridge sa Batac City, Ilocos Norte, dahil sa nakitang bitak matapos ang malaka... Uy, nagkaroon ng bitak po. Tulay po ito, mga sangkay. So ayan po, makikita po natin na mayroon pong bitak nga. So talagang, oh, pabihira yan, oh. So wala munang dadaan pala dito hanggat hindi sigurado. Malamang titingnan pa po ito ng mga eksperto pagdating po sa mga tulay. Siguro mga engineer pong titingin dyan. Ito naman, mga residente daw po sa Baguio City, naglabasan matapos po mangyari. Ayan po. Ito, parehas po na video. Magkaiba lang po ata ng lugar. Doon din po ito sa Baguio, kung saan naglabasan po yung mga kababayan natin sa kanilang mga tahanan. Ito sa Lagayan, Abra. Hindi pa rin makabalik ang mga residente daw po sa kanilang mga tahanan matapos ang magnitude 6.4 na yumanig daw po sa kanilang probinsya. Ito, nasa labas. Ewan ko lang ngayon, mga sangkay, kung nakabalik na po sila.
Pero ang kinakatakot nga po nila eh magkaroon daw po ng mga ano, bagyang mga pagyanig, mga aftershock. Ito naman, tingnan daw po, agarang rumisponde ang PNP Apari. Natuwa ang rescue team sa isang bahay, partikular na sa barangay Punta, Apari, na napinsala daw dahil daw po sa pagyanig nito kagabi po, mga sangkay, Oktobre 25, 2022, inaalam pa ang sitwasyon. Ito mga sangkay, ito naman si Governor Matthew Marcos Manotok ay nagdeklara na raw po ng wala na pong pasok. Ayan, makikita po natin, sabi po dito, classes at all levels in both public and private schools and work in government offices in Ilocos Norte are suspended tomorrow. O ngayon po yan mga sangkay, wala po. October 26, today, to prioritize the inspection of infrastructure damages following the recent earthquake. So ayan mga sangkay, titingnan na po. Titingnan muna yung buong lugar ng Ilocos Norte at kung safety pa yung mga building, lalong-lalo na po mga sangkay yung mga government office or mga eskwelahan para po masigurado ang kaligtasan. So ito mga sangkay, ang balita, mga walang pasok, suspendido ang klase sa mga sumusunod na lugar sa bansa ngayong Miyerkules. Ngayong araw po ito mga sangkay, Region 4A Calabar Zone, ito Laguna, Afami Laguna o Levels, Paite Laguna o Levels Public and Private, Rizal o Levels Public and Private, Tanza Cavite o Levels Public and Private, Sinilaon Laguna o Levels Public and Private. So sinuspinde rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pampribadong paaralan at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Ilocos Norte upang magbigay daan sa inspeksyon sa mga napinsala sa infrastruktura kasunod ng naitalang mga pagyanig. Okay mga sangkay, pero bago po tapusin natin itong ating vlog ngayon tungkol sa update, ito yung tingnan nyo tong video na to na ito ha, kasagsagan daw po ito ng pagyanig, tingnan nyo. Ayan, lumilindol, di ba? Takuan. Tingnan nyo to. Nagiinuman. O, di ba? Tuloy ang ligaya kahit lumilindol. So, ayun nga po mga sangkay. Yun po yung update natin sa nangyaring pagyanig doon po sa Norte. Sa North Luzon po ito mga sangkay, Northern Luzon, na nasentrohan na naman po ang Abra. No, mag-iingat po ang ating mga kababayan dyan. Tingnan nyo po yung mga lugar nyo kung safe. At kung hindi, alam nyo na ang dapat gawin. Ang mahalaga po ay maging safety, maging maayos po ang kaligtasan dahil napakahalaga po niyan. Minsan lamang po tayo mabuhay sa mundo. So, i-safety po natin yung mga kamag-anak, pamilya natin, lalong-lalo na po ang inyong mga sarili. So, yun, ipanalangin po natin ang Norte, ang Abra, mga sangkay, na kung saan tinamaan ng ganitong klaseng lindol. Ako na po ay magpapaalam. This is me, once again, Sangkay Janjan, at lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.